sining na siyang pangunahing daluyan ng ekspresyon na isang artista ay siya ring parehong agusan ng galing at henyong kaisipan na may kakayahang pumukaw sa damdamin ng mga tumatangkilik maging ng mga pangkaraniwang tao. Ngunit ang dakilang sining ng isang artistang Filipino na may tunay na pagpapahalaga at pagmamahal sa kanyang kakanyahan ay isang sining na may kapangyarihang lumikha ng portal mula sa iba't ibang panahon, sisidlan ng kasaysayan at mga tradisyon ng lahi, at isang pamanang kayamanan na habang buhay na magbibigay dangal sa Filipinong kalinangan. Ito ang kapangyarihan ng sining ni Leonor Orosa Gokingo. Taong 1976 noong 27 ng Marso, iginawad kay Leonor Orosa Gokingo ang pinakamataas na parangal at pagkilala sa bansa. Ang gawad ng pambansang alagad ng sining para sa kanyang mahahalagang ambag sa pagsasaliksik, paglilinang, at pagpapayaman sa larangan ng sayaw ng kulturang Filipino. Si Mrs. Gokingo, ang napakalaki ng kanyang contribution sa Philippine culture sapagkat siya yung isa sa mga pioneers na talaga nakapagpalabas ng sayaw on an international level and on a local level na talagang may Pilipinong tema and successfully so. He was able to put into a more holistic concept about our culture. And this is therefore the gift of the Provinciano, I think, that people who grew up in the capital don't always have. And it is an orientation that gives her work particular uniqueness and individuality into her to dance. Hindi ko pa nakita yung konsepto na ganitong ginawa mula sa umpisa. At nandiyan na lahat elemento ng teatro. Kwento ng bahabahagi nito, yung suites kung tawagin, nasa mga kasuotan, nasa musika ang ginamit, at nasa pagsasaayos ng galaw o koreografiya. 15 anos pa lang kami ito nun eh. Sabi ko, saan nang galing ito? Abay, kaganda! At gawang Pilipino! Yun ang maganda kay Tita Leonor. Yung mga iba-ibang pyesa, kanya-kanyang style. So she would harness it from folk dance. Talagang yun ang basehan niya, yung ating katutubong mga sayaw. So depende doon sa konteksto ng sayaw. Pero yung klaro sa kanya is kung paano niya babaliin, alam mo yon, kung paano niya gawin theatrical form yon. Yun, very clear sa kanya. Yun yung kanyang aesthetics. Isang bailarina, koreografo, at isa ring manunulat, si Leonor Luna Orosa Gokingo ay isinilang noong 24 ng Hunyo taong 1917 sa Hulusulu kina Sixto Orosa at Severina Luna na kapwa doktor. Dahil sa likas na uri ng panunungkulan ng kanyang mga magulang, palipat-lipat ang mag-anak sa iba't ibang panig ng bansa. Nag-aral si Leonor ng elementary at high school sa mga paaralan ng iba't ibang probinsya. Para sa kolehiyo, nag-umpisa si Leonor sa Philippine Women's College at dinapos ang kanyang huling 2 taon sa St. Scholasticas. Nagtapos si Leonor Orosa ng BS Education bilang summa cum laude. Ngunit ibang karera ang kanyang piniling tahakin. Pagpipinta, pagtugtog ng piano, pagsusulat ng mga tula. Bukod sa pagiging brilyong mag-aaral, puno ng talento at kahusayan si Leonor. Sa kanyang kabataan, siya ay nangunguna na bilang mananayaw at koreografo. Anumang bagay ang kanyang nais matutunan at pasukin, ay buong husay niya itong inaangkin. Tulad sa pagsusulat niya, panakita siya ng isang bagay, nakakapagbigay siya ng malalim na analysis. For dance, hindi lang yung spatial awareness, choreographic awareness, but also thematic awareness. So
Sa ang dance kasi nagkakaroon din siya ng aspeto ng literatura. Parang sinusulat mo yung sayaw, no? So siguro yung pagiging writer niya at pagiging choreographer niya ay malilink mo din. Kasi nga, ang koreografiya ay hindi lamang parang abstract sculpture, pwede rin siyang maging narrative sculpture. I think yung passion niya na magsulat tungkol sa sayaw, malaking bagay yun eh. Kasi konti lang yung artist talaga na marunong magsulat tungkol sa art form at ganung kalawak ang paningin. I would venture to say na parang it's her advocacy to popularize dance, to let people know more about the art form. Si Leonor Rosa Coquinco, artistic director and choreographer yan. Pero yung storyline, yung libreto, siyang pasumulat. At karamihan ng musika, eh, kung hindi niya pinagkatagnit-tagnit sa kung saan-saan ang gagaling, siya din na nagko-compose. Ang ginagawa niya ay parang kumakanta ng effect, and then pinapapiano niya, and then pinapasulat niya. 12 gulang siya nang kanyang unang mapanood ang balyerinang Ruso na si Olga Dontsov. Sa pagtatanghal nito sa Bacolod, dahil sa paghanga, nakiusap siya sa kanyang ama na siya ay pag-arali ng ballet. Di nagtagal, sumailalim siya kay Lilia Lopez, Mrs. Frank Hison sa Iloilo, at nagpatuloy siya sa kolehiyo sa ilalim ni Madam Luva Adamate. Dance encompasses all the art forms, eh. So it is sculpture, it is music. I think she came from a very musically trained family. Tama-tama yung sayo kasi it can embrace all the other art forms. In some ways, she was the early anthropologist in dance, which often enough was not even existed before that kind of work, anthropology sa sayaw. So marami siyang talagang konsepto, malawak ang pag-iisip niya. Matapos sa kolehiyo, kinumisyon siya ng UST College of Liberal Arts na gumawa ng isang dramang sayaw, ang Vinta. 1938, na itinanghal at isinayaw ng mga mag-aaral ng kolehiyo ang kanyang Circling the Globe taong 1939, ang kanyang unang pagtatanghal bilang koreografo sa St. Scholasticas, kung saan siya'y kinausap ng mga madre upang magturo ng ballet sa mga estudyante. Taong 1940, itinayo ni Leonor Orosa ang kanyang sariling estudyo ng ballet sa Maynila, ang Philippine Ballet Theater and Dance Repertory. Ngunit pagkalipas ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagdesisyon ang mga magulang ni Leonor na mangibang bansa. Sa Estados Unidos, nag-aral muli ang magkakapatid na Orosa. Kumuha ng mga kursa sa teatro, drama at musika si Leonor sa Columbia University sa New York. Maging sa ibang bansa, isang makinang na estrella si Leonor kung saan siya ay parati ring naiimbitahang magtanghal. Dito kanyang nakilala si Benjamin Coquinco, ang kanyang mapapangasawa. Nang siya'y manumbalik sa Pilipinas, kanyang muling binuksan ang kanyang estudyo ng ballet sa Maynila habang siya'y nagtuturo ng drama sa PWU at nagko-koreografo sa iba't ibang malalaking pagtatanghal. Ano siya, very passionate. Pag nakita niya matigas yung kamay mo, papaluin niya yun eh. Talagang, no, she cannot be like that. Dapat malambot. Ganun siya ka-passionate. Ako, pinapalo yung kamay ko kasi nakalabas yung palm, yung dapat graceful yung paghawak. Lagi niyang kinokorek yung tinatawag nilang port de bras, yung sasayaw, yung pag-carriage of the arms. Number one, Mrs. Coquinco is such a perfectionist. But she's not tyrannical. She's not bossy. She was always, you would call a lady. And she'll just tell me, Vela, ayoko no, no, not that one. Never raising her voice na you're going to get so intimidated because she's Leonor Orosa and she's screaming at you. Never. I never encountered that. Alam naman kasi niya na karamihan sa amin, ala naman ka-background sa ballet o sa anumang formal na pagtuturo sa sayaw. Kaya very patient, talaga pasensyosa. At saka, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya na kung hindi mo kaya, ano muna ang level na papayagan niyang gawin mo hanggang sa makuha mo rin. Sa loob ng maraming taon, maraming di malilimutang pagtatanghal ang ihinandog ni Leonor Orosa Coquinco bilang mananayaw at koreografo sa iba't ibang entablado. Mula sa sariling bayan
hanggang sa ibang bansa, ang kanyang kakaibang husay, bisyon at galing bilang koreografo ay nagpaunlad sa estilo ng maraming tradisyonal na sayaw ng Pilipinas at nagbigay inobasyon sa anyo ng pagtatanghal. Naalala ko, napanood ko yon sa Philippine Meskas. Igorot Sweet ata yun. Umiikot sila sa stage, non-stop, very virtuoso na nagpapalapakan yung mga tao kasi very virtuoso yung ginagawa nila, ang hirap. When you're doing something like a sweet, in the dancing, you have the beat and the steps that she did, which was both balletic and folkloric. Tapos naalala ko yung parang tinikling na parang may babae na nakatosyos ballet. Tapos nagtitikling na ang bilis-bilis. Ang ganda. Very, very technical, very good. Pati kaya nga nun eh. Di nakikita na yung double time climax ng tinikling na yan. Hindi ba tinikling? Siya naman na nag-umpisa niya. One of our most famous dancers yung Maria Clara Sweet. Tupol kay Maria Clara sa mga characters ni Rizal. At according to the account, sinahalo niya yung Filipino folk dances with ballet, no, na on-point shoes. Yung Filipinescas, Philippine dance legend and lore. Kung may pinasok sa'yo yung mga part ng early work niya, like two or three sections from her Loli Dance Week, siya gumawa ng sections ng Loli Mitanghere, si Elias at saka Salome, Maria Clara and the Leper, Asalto for Sa Maria Clara. Ang pinaka-focus dyan, pinaka-climax dyan, yung sabong, pintakasi. Eh ako'y ginawang puting tandang. Ay, yung pulang tandang naman ay yung aking naging kumpare na si Ray Limcaco. Eh so, kami naglaro pero mahigit 500 ko yata, sinayaw yan. Minsan hindi ako nanalo. Ang Filipinesca Dance Company na itinayo ni Leonor Orozag Oquinco taong 1958 ay naging bantog at umani ng maraming papuri sa loob ng kanilang 16 na taong paglalakbay sa iba't ibang bansa at pagtatanghal sa iba't ibang entablado. Ang Filipinesca, yes, we are performing folk dance, but may halong ballet and folk. Meron pa kami mga See in the Sky, tapos nagmimichon, merong mga Igorot dances, may mga yung Tagalog dances, yung mga Bisayas, tapos mga uwi sa Muslim. Meron siya mga ginagawa mga mix of folk dance into classical dancing. Kaya ang ganda, very creative ang mind niya, really genius. So ang training mo dyan, sayaw, musika, at yung tinatawag natin mime acting. Or sayaw na padula, or sayaw sa katahimikan, or sayaw na teatro, o theater dance kung tawagin. Madetalya siya eh. So, stricta siya in that sense. Kasi klaro sa kanya yung vision niya. Yun yung magsistay sa'yo. Alam niya kung anong ginagawa niya. The fact that she came in at that time with a new genre, because we just did whatever folk, and we did whatever was classical, and she went above that and put together her own creation. And so I feel that is her biggest contribution. Her genius is her contribution. Wala pa akong nakitang programa sa buong mundo na naglalagay sa 2 oras ng buhay, alamat, kultura ng Pilipinas sa loob ng 2 oras. Dahil sa kanyang buong pusong pagtataguyod ng mga katutubong sayaw, na siyang naging moho ng sining sa larangan ng sayaw, at sumasalamin sa tunay na ganda ng kulturang Filipino, tumanggap si Leonor ng samot-saring parangal. Filipinescas, yung grupo niya, came at a certain point na all forces coming together, that there was much attention on Filipino folk dance. And the theatrical element of it, she was able to add. So parang, I think she
talagang hit yung Philippine Nescas abroad. I prefer Filipino living abroad and you would see that show and you will be proud as a Filipino. Her advocacy in life is really about dance. That it speaks about Philippine culture. She's a genius and an enigma at the same time. That's how I feel. She's an artist, artist par excellence. Isang malaking legacy sa atin ni Leonor na ang kanyang sayaw na bagamat merong impluensya ng ballet na very Western ay binalik niya sa Pilipinas sa pamaraan ng mga tema at mga kwento na tinatalakay niya. Yun nga ang kanyang ginawa. Sa kabila ng kanyang paghihirap, kailangan kong ipagpatuloy ito, Edro. Ang salitang ginamit niya ay compulsion. It's a compulsion. I just have to do it. Para sa kanya, ito ay isang misyon na may lalim sa usapin ng spiritual. Binigyan siya ng may likha, ng maraming abilidad, at inisip niya na kailangan niyang ibahagi itong abilidad na ito. Matigas ang ulo. Compulsion eh. She just had to do it. Eh, feeling niya, kung hindi ko gagawin ito, ano mangyayari sa kulturang Pilipino, sa sayo Pilipino? Binansag ang mother of Philippine theater dance at dean of Filipino performing arts critics, si pambansang alagad ng sining, Leonor Orosa Gokinko, ay tunay na henyo na di lamang naglatag ng daan sa ibayong pag-unlad ng Filipinong sayaw, kundi pati isang tunay na alagad ng kultura na may malalim na pagmamahal sa kanyang sining at pag-ibig sa kanyang bayang sinilangan. She really spent the last few years of her life being an advocate for the arts by reviewing and encouraging young artists. Natatak sa'yo yun eh, yung passion niya to learn miski na matanda na siya. Hindi siguro ako nagkakamali kung sasabihin ko na sa lahat ng mga manlilikha ng bayan natin, national artist natin, sila pinaka-versatile. Leonor Orosa Gokinko, pambansang alagad ng sining, sa gisag kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako ay makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako ay makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Pilipino. Tumipot sanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimikit. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw ng langit at dagat. Mula sa kulang alim mo'y tuko, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapang na sumisigaw, yan ang pinagawa.